Kamotsa! Itaas ang kamotsa, mga angkol. Itaas ang kamotsa, mga angkol. Bunalikol, bunalikol, bunalkol, bunalkol! Magandang gabi, Metro Manila, Philippine Standard Time. It is now 31 minutes after 6 o'clock, and we are broadcasting live across the city by the bay. Ito po ang pinakamasaya, pinakamalupit na programa sa radyo ang EDSA. Ang saya-saya, clap your hands. Ang saya-saya, clap your hands. That's right, mga kabisyo. Kasama pa rin po ang inyong riding in tag team. Pinangungunahan po yan ang pinaka-henyo sa lahat. Henyo! Tender, pero juicy pa rin, gagdaga, oro-oro. At siyempre, kasama pa rin po, yours truly, the prodigy of Dang Henyo. Ala na ang iba pa! Diego Bandido! Pag may buhok! Ano? Bulong mo lang. Bulong mo lang. Ah, tama ka. Hindi ako yan. No. Siyempre, kasama din natin, bit-bit din ni Tang Henyo, ang kanyang apo, walang iba, kundi si Duday. O Duday, say hi muna sa kanila lahat. Dali, dali, Duday, say hi. Hello po sa inyo lahat. Magandang gabi na po sa inyo lahat. Sana po ay okay po kayong lahat. Dandaan niyo po, love na love po kayo ni Duday. I love you all. Mwah, mwah, chok, 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 mwah. Okay, sige. Without further ado, mga kabisyo, eto, pag-usapan na po natin tong balitang nasa agap natin. Pag-usapan na natin to! Isang pulis na baon umano sa utang sa online sabong ang nahulikam na nang hold up sa tanggapan ng isang kooperatiba sa Toledo, Cebu. Oh no! Ayon po sa mga pulisya, mga kabisyo, ang nakulimbat ng naturang manong pulis ay umabot sa 200,000. Nakita po siya sa kanyang pagsakay sa motorsiklo sa CCTV, kaya napag-alaman na siya po ay pulis. OMG! Oh no! Logikan na natin to, Tang! Eh, sige! Logikan mo na yan para mahimasmasan! Logikan na yan! Logikan na yan! Logikan na yan! Anong leksyon ang ating mapupulot? Anong aral ang ating madudukot? Well, boards, mga kabisyo, sa totoo lang, nakakalungkot po na makarinig tayo ng mga ganitong balita, ano? Dapat sana, pag sinabi natin pulis, sila yung poprotekta. At tapos mababalitaan natin, sila po yung nang hold up. Parang wala pong pinagkaiba doon sa ano, sa bantay ng lugawan. Sa yung bantay, tapos yung benta, ninakaw. Diba? Bantay sa lakay ang labas, mga kabisyo. No? Pero mga kabisyo, majority naman po talaga sa mga kapulisa natin, dedikado naman po yan. Ayan, sa mga search natin sa mga pulisa, iilan lang po ito. Majority pa rin po sa mga kapulisa natin, dedicated po sa kanila mga trabaho para sa ganun protektahan po ang mamamayan. Pero gaya din po ng ibang profession, maging sa amin dito, di ba? Ang law enforcement po ay hindi po immune sa instances of misconduct or criminal behavior. Kagaya din po yan, kahit anong trabaho. May mga factors po kasi na nagko-contribute para sa isang pulis na ma-involve sa isang criminal activity. Isa po dyan yung tinatawag nating individual factors. Pwedeng personal characteristic ng isang pulis. Yung life experience ng isang pulis can play a role. Siyempre, nandiyan po yung stress, yung mental health problems, at personal financial difficulties, kagaya nga po, nalulong sa isabong. Maliwat ka pa?
Ay nako, yung iba, yung isa pa po, yung stress burnout. Kaya marami sa mga kapulisan, sa sobrang stress nila sa kanilang trabaho, anong nangyari para malabas sila yung burnout nila? Oh, sa antang nila nilalabas ang kanilang burnout? Eh doon, sa chicks! Tama! Kaya nasasabi natin ang pulistang ano? Ang pulis matulis!